Alam ko pong meron tayong all the regulation law, so wala hong magawa ang gobyerno. Pero correct me if I'm wrong, every week po tumataas, kasi sabi na tumataas sa world market. But my question, sir, is bakit mo itataas na yung petrolyo ngayong araw, eh yung shipment noon hindi pa nakakarating sa atin? You get my point, my point, Director Rino. Why will you charge us na with this X amount kasi tumaas sa world market a few days ago, when in fact, yung bili natin, yung nasa mga depo nila, ay hindi pa talaga affected nung increase na yon, Director Rino? Can you explain, sir? Ganito ho kasi, Sir Erwin, ang sinasabi po kasi ng oil direct, tanggalin mo na government ang regulatory power mo sa price. So, ang gawin mo, i-monitor mo ang nangyayaring adjustment sa international market at siya mong kumpara kung yun nga ang ginagawa ng mga oil company dun sa price. But you don't set the price, you don't also put a benchmark price for them. In fact, any intervention on your part will be deemed by PCC under the Competition Act as an intervention in the free market ng petroleum products. So ang ginagawa po natin, Sir Erwin, sa totoo lang, you cannot even prevent anyone from changing the price on a per hour basis if they want to. Wala naman po talagang sinabi ang batas na i-prevent mo yan pag ganyan ang ginawa nila. Ang nangyayari po talaga sa atin, pag sinabi po namin na you have to be consistent kung ano ang free market, kasi yan ang sabi ng batas. Wala ng regulation, then you have to be competitive based sa nangyayari sa market. Now, what happens in the market is a daily trading price. So, to be fair with our consumer, wala naman pong regulation, then that daily trend should be reflected. Kasi yun ang importante eh. Sinabi ng batas, market-based ka. Nagkataon naman po, daily trading po ang nangyayari sa international market, then that should be reflected. If the oil company starts to have discretion, mamimili na po siya. Sasabihin niya, buong week ngayon dahil pababa ang price, ayoko DOE, ayoko magbaba. Kahit bumababa na on a daily basis ang price sa international market, ayoko magbaba. Ngayon, pag tumataas, gusto mo namang magtaas. Now, it becomes discretionary. It's not based on market. Discretionary na ngayon sa oil company yan. Yan po ang ayaw nating mangyari, Sir Erwin. Unless, again, bigyan na naman ng power ang government to really intervene. Regulate. Kasi pag wala na naman, all right. So worst scenario would be a discretionary. I understand where you're coming from, Director Rino, and thank you for that explanation. So wala po talaga magawa ang Department of Energy at sambayanan because of this law, itong oil deregulation law. Tama po. Ano magpapel ngayon ng DOE ho rito, lalo na sa office ho ninyo? What can you do, sir? Kasi ho, sir, kung titignan mo, hindi mahirap po i-explain kayo sa ordinaryong Juan at Maria na yung mga ikanga market increase sa world market, ang naintindihan lang ho nila, paano tumaas ng 4 piso? Eh yung diesel na yon na galing sa Saudi, eh hindi pa nakakarating sa atin, pero sinisingil na. That's what they want to ask, sir, na paano. Pero tama ho kayo, wala ho kayong kapangyarihan to stop it. Is that correct, Director Abad? Yes, Sir Erwin. Based naman dun sa pagbabasa natin ng batas, sinisting po talaga natin, in-stretch po talaga natin yung power ng Department of Energy. Unang-una, tayo po dati ay nagko-compute. Nilalagyan po natin sa website natin na ito ang paraan kayong mga consumer na maka-verify. Unang-una, pinatanggal po yan ng PCC. So, tinanggal po namin. What's PCC again, sir? Philippine Competition Act po. Philippine Competition Act. Oh, opo. So, okay. Ito po'y sinasuggest sa amin na dapat wala na pong mga guide na ganyan. Dahil is this an agency, sir, or is this a law when you say Philippine Competition Act? An agency pursuant to the Philippine Competition Act.
Ah, okay. Mukhang so, inutil ho itong agency ho na ito. Walang kasilbi-silbi. Kumbaga sa Bisaya, puwiragaba. Pati ho yung all the regulation law na yan. Anyway, Director Abad, I know where you're coming from and I know how hard it is. Wala ho, medyo tali ang kamay ninyo. Lalo na po ang sambayanan. Kaya nga po, I don't know, what do we do with this? How do we address this problem? May suggestion po ba kayo, Director Abad? How do we handle this now? Baka tama ka. Hindi lang linggo-linggo, baka next week, araw-araw na, 10 sentimo. Yung oras-oras ka, pwede pala. Oras-oras pala, pwede. Diyos pwede. Ko po, pineapple bayan. Sir, ano ho nga suggestion ninyo, Director Abad? Mahabang usapan po. Naku, kailangan natin malamig na serbesa for niya. The government. Of course, the ideal would be to have a competition. Apo. So, yan po, nandyan tayo ngayon sa... ideal na yan. Unfortunately, na, Director Abad, the competition is not pababaan, sir. Di ho ba? Ang alam nating Pilipino, when you say competition, pababaan, pagandahan, ito hindi ho eh. Competition, pataasan eh. Ah? Ang medyo bumababa lang, yung mga maliliit na mga kumpanya ng langis, pero yung big three na kung tawagin natin, pataasan, ang pare-pareho at pare-parehong oras din. Tomorrow, 6 a.m., dadagdag ng 2 piso. Director Abad, matanong ko lang po. Hindi po ba kahit na tinanggal yun nung Philippine Competition Act or yung commission na yan, ilagay nyo pa rin yung guide na yan para naman mapahiya itong mga oil companies na to na ito dapat ang presyo, ito yung parang kumbaga suggested retail price. Meron ba kayong nilalabag na batas pag ginawa po yan ng Department of Energy? It was not really a decided case. Ano? Wala naman. That's a suggestion from the Philippine Competition Commission. And of course, when we have a hearing also in Congress, in the House, si Congresswoman Kiambo, if I'm not mistaken, Kiambo also suggested to Kiambo? Remove that. Or Kimbo? O Kimbo. Kim, po, Stella Kimbo. Matanggal po yan dahil in the first place, ayaw talaga natin pong bigyan sila ng guide. No? Providing a guide also is a form of interference. So parang let them compete, let them produce a price according to their appreciation of the market. Mm-hmm. So yan po ang talagang the intent of having a competitive market. So wala right. po dapat wala talagang magawa wala po dapat wala talaga intervention in any form na gagawin okay. po.